Magandang hapon po sa inyo lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erica Takeuchi, Rosalinda Coronado, Carol Coronado, Alex Elpa, Florida Tabian, Wilma Domingo, Banji Villanueva and Family, Bong and Helen Adon and Family, Bobby Castillo, Attorney Jeffrey Coronado, Martinez Family, Lydia Cascasan and Family, Zeni Lago, Kaok and So Family, Day Chris Pharmacy, Judge Marie Christine Capuli at Sinaida Ordones, natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Jasmine Sebeldia Lim, Amalia Hinyoso, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilyn Pontenieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Samantha Julia Birakit, Rosene Correa, Rowena Vergara, Evangeline Lacap, Sarina Harley D., Sinaida Arce, Chairman Violeta Dicena, Eric John Rejoso, Alma Macario, Rafaelito Francisco, Carl Magundayaw, Stephanie Chelsea Carion, Sharon Co., Gertrudes Machuca, Estrella Gomez, Melencia Mande, Emmanuel Diaz, Chelsea Corsino, Joel Madarang, Enrique Alfaro, Angeline Mendoza, Renato Uy, Sophia K. Elpa, Jacob Villanueva, Ismael Cordon, Ophelia Monleon, Zinia Sagun, Rebecca Jesup, Angel May Bogayong, Lina C., Robin Joy Cantos, Elvira Ontalan, Rizalino Bolado, Lourdes Padilla, and AJDC. Natatanging kahilingan nila Lou Alcober, Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayag and Family, Cherry Manzano, Hernando Quaterno, Arcelia Family, Lydia Cascasan, Patrick Escota, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Jeanette Yopanco, Christina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Baby Faye Martinez, Nikki and Cha Martinez, Ajerico Texon, Vanji Villanueva and Family, Leomar Christian Abanes, Scott Luis Robles, Angus Family, Carolina and Modesto Bilbaeno, Andrea De Leon, Olive D. Guzman, at Emelinda Mangalos. Panalangin para sa kaluluwa nila Dario, Dorotea, Father Odon De Castro, Monsignor Albert Vinos, Alicia, Father Angelino De Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Rochelle Cabanayan Morales, Reynaldo, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Reggie Melo, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites, Mirna Mendaño, Jose Noli Colenares, Luisa Bersaba, Cirilo, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Carangan, Florentina Agurto, Domingo Go, Jaime Coronado, Benjamina Agurto, Rosauro Santos, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Angelina Pineda, Dr. Julianito and Lona Mercado, Teresa Navarra, Jaime Agurto, Jesus Jr., Reynaldo Cascasan, Basilia, Laureano Felicidad, Rogelio Salas, Angela Lee, Christian Vargas, Primitivo Lopez Sr., Maria Lopez, Arturo Coronado, Sergio, Rose, Manuel Ang Angeles Gomez, Angelina, Josefina, Rogelio, Arturo Garcia, Edgar, Florante, Antonio, Jane, Honorata, Isidro, Roberta, Leopoldo, Salud, and Maria Bes. Isama rin po natin sa ating panalangin ang kaluluwa
ni Pope Emeritus Benedict XVI para sa lahat ng kaluluwa alay ni Jenny Barricanosa, Venus Morancil at Maria Cristina Diaz. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang anak na. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito, alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang anak na Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel. Ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni anak mo, kakundangan sa mahal na pasakit, pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pungbutihing paring panauhin, Reverend Father Benjamin T. Solomillo, SSS. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon sa ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Muli magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang pagpapalihan at magagandang bagay na ginawa niya sa atin, yaya at pagpapala mula sa kanya. Sa misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga intensyon, ang ating madinadalangin. Pwedinggin niya ito. Ito ang mga intensyon ng ating pamilya, kaibigan, kamag-taong
tumutulong sa atin, mga taong nangangailangan ng ating dasal. Upang tayo'y maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may kababaang loob at pagsisisi. Aminin natin ang ating mga nagawang pagkakamali, ang pagkukulang, kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga kapatid, itong si Melchizedek ay hari ng Salem at saserdote sa taas-taas ang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpukta sa mga nalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon. Ibinigay sa kanya ni Abraham ang kapo, lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melchizedek ay hari ng Tarungan, at siya'y hari ng Salem. Nasa ibang salita'y hari ng kapayapaan. Walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina, o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, kay saserdote magpakailan. Ito'y lalo pang naging maliwanag ng karoon ng ibang saserdote katulad ni Melchizedek. Naging saserdote siya dahil sa pangyarihan ng Diyos na kailanmay di matatapos. At hindi dahil sa lahi ayon sa tuni ng tao, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay saserdote magpakailan ayon sa pagkasalang. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek, tayo pong lahat. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sabi ng puon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan hanggang ang kaaway mo, tubos mapasok, pagkat iyong tatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong ay palalawakin na ang lupaing itakop at lahat ng kaway mo takupin at pagharian gayon ang kanyang Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating panahon pin ka ng kaway magmula sa mga bundok lalabas at sasamahan pa ng bataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginooy, may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay, katulad ni Melchizedek. Gagawin kang sa
na hindi mawawakasan. Ikay paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek, tumayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, "Alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Gumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Sa ating ebanghelyo ngayon, tayo ay tinuturuan na ang paggawa ng mabuti ay walang pinipiling araw, walang pinipiling oras. Sa ating ebanghelyo, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at meron dang lalaki na natuyo ang kamay, patay ang kamay, at yun ay araw ng pamamahinga, no? Araw ng Sabbath. Kaya yung mga Pariseo, as usual, binabantayan nila si Jesus kung ito bang taong ito ay pagagalingin niya. At alam ni Jesus kung ano ang iniisip nila, kahit ang tanong ni Jesus sa kanila, alin ba ang masama? Ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga o gumawa ng masama? Napatahimik sila. Kaya sinabi ni Jesus sa taong natuyo ang kamay, "Ituwid mo ang iyong kamay," at siya'y pinagaling. Mga kapatid, sa buhay natin bilang tao, lagi tayong nag-iisip na kung ano ba ang pagkakamali ng ating kapwa. Minsan gumagawa na nga ng mabuti, hahanapan pa natin ng mali. Minsan yung ibang tao, mas pinili na lang wag nang gumawa, kasi kapag gumawa sila, masama pa rin. Diba? Kaya hindi na lang sila gagawa. Makapatid, ito ang sasabihin ko sa inyo. Ano man ang sabihin ng kapwa natin, sana manatilit ang ating prinsipyo sa ating bokasyon, gumawa ng mabuti. Huwag tayong matakot gumawa ng mabuti kahit na may negative comments ang ibang tao kung alam natin tama ang ginagawa natin. No? Huwag tayong madala. Kasi yung iba, hindi nalang gagawa ng mabuti. Kasi nga, naiinis dahil may mga negative comments. Hayaan natin sila. We continue to do good. Alam naman natin ang Diyos ang nakakaalam sa ating mga ginagawang kabutihan. Naalala ko yung kasama kong pare, nagkaroon siya ng emergency baptism. Alam niyo ba yung emergency baptism? Ibig sabihin ang bata ay nasa bingit ng kamatayan. Kailangan siyang binyagan agad-agad, kaya nga emergency baptism.
Alas 12 ng hating gabi, biglang may kumatok sa seminary, nag-doorbell. Bago binuksan ng kasama kong pare, tiningnan muna niya, no? Sino ba itong kumakatok? Abay, gusto naming pabinyagan, sabi nung nasa labas, ang aming anak, kapapanganak po lang niya, premature po yung bata, pero 12 midnight. Nagtalo ang isip ni Father kung sasama ba siya dahil hindi niya kilala itong mga taong ito. Pero nangibabaw pa rin sa puso at isip niya ang tinatawag na availability. Anumang oras, anumang pagkakataon, kinakailangang ibigay natin ang ating sarili sa mga nangangailangan. Diba, nagpa-orden nga ng pare para maglingkod. Kaya may pagkakataon talaga na may kakatok kahit wala sa oras. Hihingi ng tulong. Kambal po yung anak nung kumatok sa kasamang palad, namatay yung dalawang kambal. Pero at least nabinyagan sila pareho. Ganun din sa akin, lalo na ngayong nakaraang mga taon, nasa pandemic tayo. Marami nagkakasakit, tumatawag ng pare. Yung iba sa amin natatakot pumunta ng hospital dahil nga yung sa virus. Marami akong napuntahang hospital. May minisahan ako sa crematory dahil ikikremate na siya. No? Gusto ng pamilya, imisahan muna. Ano, nagmisa ako alas 4 ng madaling araw. Kasi ang cremation, alas 6. No? Alas 6 ba? Before 6 o'clock. Kaya nasa crematory na ako, alas 4 ng madaling araw, nagmimisa. Ay umiiyak ang pamilya, Father, misahan lang natin. Kahit sandaling-sandali lang. Alam naman natin nakaraang mga taon, ako walang, ang mga pamilya nga hindi makalapit. Walang misa-misa ang mga namatay. Anumang oras, anumang pagkakataon, parang hindi pwedeng hindian ang mga tumatawag. Lalo na for anointing of the sick. Para sa mga may sakit. Para sa akin, ito ay isang malaking biyaya na maging daluyan ng pagpapala bilang pari. No? Yung gift ng pagmamalasakit, yun ay galing sa Diyos. Kaya po, ala kayo rin po mga laiko, alam ko, marami rin pagkakataon na abala kayo sa inyong mga gawain, sa inyong mga trabaho, maya-maya na lang may kakatok at hihingi ng tulong. No? Abala ba sila? Minsan, feeling natin, abala na naman ito. Marami na naman itong mga ganito. No? Lagi sa nating isipin, ang paglilingkod sa kapwa, minsan, walang pinipiling oras at araw. Kapag ang Diyos kumatok, kapag ang pangangailangan, ang siyang kumatok, lagi po sa nating buksan ang ating puso at kamay sa pagtulong. Ito marahil ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayong Wednesday, ngayong Miyerkules. Marami tayong kapatid na nangangailangan. Tulong-tulong tayo upang sa ganun makamta natin ang biyaya at pagpapala ng ating may kapal. Amen? Tayo tayong lahat. Pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hinihingi natin ang biyaya at pagbabasbas na ito. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang Ebanghelyo sa tao sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaita ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumusunod sa batas
maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti at nararapat bilang mga anak ng manalangin tayo sa Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Tayong lahat, naway magmalasakit sa nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy. Manalangin tayo sa Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang mga namatay at yaong mga naglulusa sa kanilang pagkawala, naway makatagpo ng pag-asa at pagkahan sa Panginoon muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga intensyong nakasulat sa ating mga pamisa. At gayon din ating mga personal na kahilingan. Mapagmahal na Diyos, inaangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tulungan mo kaming mahalin ka sa pamamagitan ng aming pagkalinga at pagbibigay kasiyahan sa aming kapwa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa pagkatuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabutihing poso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugud-dugud sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, ama niya kanya, at ng parangalat papu, sa iyo Diyos amang makapangyarihan, kasama Espirit, magpasaw. Tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Tawarin mo kami sa
Kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahaya ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kung hayan mo ang aming pananampalataya at pag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace po. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y na nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang walang
katulad na kaligayahan. Ang sa puso'y Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat sa ating banal na misa, sa lahat ng naglingkod nag-serve. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Natapos ng ating misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahon tigang ang lupa, sa panahon ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kagulungan, sa panahon ng kapayapaan. Bye.